Di ngayon naman pag-uusapan natin na talagang totoong world class naman talaga ang athletes natin. Kasi kamakailan lamang nagpakilala ang ating mga kabataang Pilipino dahil nakasungkit tayo ng gold. Kaya ngayong umaga makakasama natin ang first vice president ng Philippine Olympic Committee. Walang iba kundi si Sir Joey Romasanta. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo, Jules. Okay, sir. So first thing, i-clarify po muna natin. We have this Philippine Olympic Committee kung saan po kayo galing. At meron din po tayo Philippine Sports Commission. So ano po yung difference nito? Mabuti na itanong mo yan sapagkat maraming kababayan natin, pirmin na papagkamalian, ano? At saka commission inaakala yung Philippine Olympic Committee government agency or arm for Philippine sports. Ano? Ang Philippine Olympic Committee po ay isang pribadong organisasyon na under po yan sa International Olympic Committee na binubuo ng 24 na bansa ano, sa buong mundo. At yan po ang nangangasiwa ng itong mga kupunan natin para sa Summer Olympics, kagaya ng Youth Olympics. So, pwede siyang Asian starting game. Point nila? Yes. Okay. Yung Philippine Sports Commission, yan po yung government agency under the office of the president to support Philippine sports. Okay. Alright. So, sir, kamakailan lamang nakasungkit nga tayo ng gold. At syempre, natuwa yung buong Pilipinas dahil dito kasi sinasabi nga kung i-consider natin, this is the first gold of the Philippines sa isang Olympic event. So, sir, ano yung magiging reaction natin dito na at last, may gold na tayo? Well, sabi mo nga, huwag natin sabihin Youth Olympics, sapagkat Olympics yan eh. No? Talagang merong para sa kanila yan at saka merong hangganan ng edad. But also at the same time, nabanggit ko kanina, there are 204 countries in the international sports community. Dito nga lumahok dito sa YOG o Youth Olympic Games ay 202 countries. 202. Ang mga naging atleta diyan na iba't ibang bansa ay mahigit 3,764, no? Okay. So hindi madaling labanan niya. Pangalawa, yung mga atletang ipinadala natin diyan eh hindi po natin basta piniling ipadala yan. Okay. At ang tanong nga ay bakit pipito lamang? Sapagkat kaya pipito lamang yan sapagkat they had to go through qualifying competitions and they had to qualify for the Youth Olympic Games. At the event itself na mismo yung qualifying. Yes, so ang paraan ng pagpili sa kanila kung ano ang naging resulta ng kanilang paglahok sa mga qualifying tournaments. Okay. Sir, very distinct yung nangyari dito kasi ang nag-team up dito, China and the Philippines. So it's very interesting to point out na nagsama yung dalawang bansa na syempre lately, di ba, may conflict regarding sa West Philippine Sea. So anong magiging impact nito, sir? Kasi nag-team up, tas champion pa yung dalawa, gold pa yung China and Philippines. Alam mo, yun ang kakabutihan at kagandahan ng sports, ano? Sabi nga, sports knows no boundaries. Walang politika dyan, walang gobyerno dyan. Ang pinaglalabanan dyan yung karangalan ng isang bansa through sports. Okay. At nakakatuwa nga sapagkat unlike yung, kasi yung umpisa ng archery competition, open field, ano? Wala halos nanonood kundi nasa likuran. Pero pagka yung mga finals na, parang may ali siya, may grandstand dito. And there was a predominantly Chinese crowd there cheering for the Filipino. Really? Okay. And talagang ibang klase yung pakiramdam nun. Sapagkat ika nga, walang kinikilalang problema doon. Yes. And nabanggit nga sa akin kahapon, may tumawag daw from the from the Chinese embassy congratulating the Philippines for winning the gold and having teamed up and did very well with the Chinese lady partner. Ay, so good news yan, no, para sa relation syempre ng Pilipinas at ng China. Pero syempre ngayon naman, archery tayo nag-gold. Hindi siya ganun kasikat na sport dito sa Pilipinas. Pero at least naka-gold tayo. Pero aside from that, sir, ano pa ba yung sports na may representative tayo ngayon sa Youth Olympics? Sa archery, dalawang atin. No? Isang babae, isang lalaki. Si Bianca Gotuaco at saka si Gabby Moreno. Then we have one triathlete, si Del Dio. Si Roxanne Yu for swimming, si Verde Flor for gymnastics, and one for athletics, okay. And another for shooting. Pipito lang sila eh. Lumaban na po ba lahat sila? Tapos na lahat sila. Okay, so kamusta naman yung naging status nila? Yung iba, talagang nahirapan sila ron. Ano? But then again, as I said, having been qualifiers or having qualified,
they're already winners in their own rights, ano? Okay. Because they nagkaroon sila ng ikang ng karapatan. Kasi qualified sila. Qualified sila to represent their sport and the region at okay. as well. Ang mangyayari nga niyan, sapagkat tayo galak na galak nga, sapagkat nanalo si Gabby, bukas ang expected na dating nila, alas 4:30 ng hapon, okay. coming from Hong Kong. Mm-hmm. At nagagayak nga ang Philippine Sports Commission at ang Philippine Olympic Committee yes. na bigyan sila ng karapatang pagsalubong. Okay. So sir, maraming iba't ibang Olympics na tayo narinig. Of course, the Summer Olympics yung next sa Rio, di ba? 2016, meron tayong Winter Olympics kung saan nagkaroon din tayo ng winner before sa skating naman. Tapos ngayon may Youth Olympics, may Paralympics din. With this Youth Olympics, parang hindi siya ganun ka mainstream ba? So ano ba ang dapat gawin ng mga Pilipino para at least mas ma-appreciate? Kasi as of now, siguro we could say na yung Summer Olympics lang talaga yung pinakasikat sa buong mundo ngayon, di ba? Well, totoo yan. Sapagkat doon sa Summer Olympics, open yan eh, no? Yes. Lahat ng pinakamagagaling sa mundo, regardless of age, eh, nandiyan na lahat. Mm-hmm. So, but then again, itong Youth Olympics, paghahanda ito towards a better and a more exciting Summer Olympics. Yes. So, yan ang nakita natin. At ang International Olympic Committee, buo ang kanilang pagsuporta rito. Kapag ito nga sila, yung pitong itong mga batang ito, binigyan ng $500 yung mat na subsidy yan ng International Olympic Committee via Olympic Solidarity. Okay. Ganun din ang 12 eskolar natin para sa Summer Olympics. Yes. $500 yung mat din yun at ituloy nila ang kanilang standard. Aabot sila hanggang 2016. Ganun pa rin ang sustento okay. sa kanila. Alright sir, so as we end our interview sir, siguro message na lang especially to siguro to the government to support our athletes. Nabanggit mo yun sa government, ano? Mm. Mapopromote po natin ng mas mabuti, mas magandang ating sports kung sana po na kami nananawagan na sana po magkaroon tayo ng national stadium. Hanggang ngayon wala po tayo nun. What we have is really antiquated, okay. State-of-the-art training facilities. Saka na po yung suporta sapagkat madali na po natin pag-tulong-tulungan yan. Yes. But we have to provide the facilities, we have to provide the venues, we have to provide the necessary motivation for our athletes. Alright, so talagang tulong-tulungan lang mula sa yes. pribadong sektor pati maging sa government. So maraming salamat sir. Muli mga boss na kasama natin, ang First Vice President ng Philippine Olympic Committee, walang iba kundi si Sir Joey Roma Santa. Maraming salamat. Maraming salamat, Jules. Okay, mga